Ipinagmalaki at binindisyona ng mga alagang hayop sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila bilang paggunita sa World Animal and Rabies Day. May news to go si Isay Reyes. Alay kay St. Francis of Assisi na kilalang malapit sa mga hayop ang paradang ito sa isang mall sa Libis, Quezon City. Misto lang ang pinapastol ng patron ng mga hayop narito. Pagkatapos ng parada, dumiretso na ang mga amo at kanilang pet sa pagdiriwang naman ng World Animal Day. Ang iba nga, todo yakap sa kanilang alaga habang binibendisyonan ang mga ito. Stress reliever din kasi ang animal. So, as in, malaki talagang tulong niya sa amin, especially pagka pagod ka. Pinagdiwang din ang pista ni St. Francis of Assisi sa isang simbahan sa Malate, Maynila. Ang mga cute at exotic pets na nasa misa roon, nakatanggap ng bendisyon. Ang pari, tuwang-tuwa pang hinawakan ang ilang hayop habang binabasbasan. For me personally, animals are a blessing to me and to my family. And so it's also important that we let them be blessed by God. Sa selebrasyon naman ng World Animal at Rabies Day sa Makati kahapon, di lang pet dogs kundi pati na rin ang mga kakaibang alaga, bidang-bida. Kasama ang kanilang mga amo sa isang misa, binindisyonan sila ng pari. Naroon din ang hero dog na si Kabang, ang asong napingas ang bahagi ng uso matapos iligtas ang dalawang batang babaeng muntik ng mahagip na motorsiklo sa Zamboanga City. Kung hindi siya tinrato ng tama ng family ni Kabang, she will not do that. Kumbaga, binalik niya yung binigay na love ng family niya. Nagsilbi na rin iyong despedida ni Kabang dahil ngayong araw, tutulak pa Amerika ang hero dog para sumailalim sa reconstructive surgery. Isay Reyes, GMA News.